Mula kay Mrs. Cook. Sir, pahelp po, paano kung puro tubo lang ang may bibigay niya? Paano pong kasulatan ang gagawin? Salamat po. Isa na namang katanungan tungkol sa pagpapautang. Maraming salamat po sa inyong comment sa mga nagtatanong. Paano nga daw ba kung ang kliyente niya o yung customer niya ay tinutubuan lang yung perang hiniram? Paano daw magagawa ng kasulatan iyon? Narito po yung isang example na ginawa ko para po makatulong din po sa inyo na nagpahiram pero walang maayos na kasulatan, tubo-tubo lang. I-document po natin. Ito po. Halimbawa ng kasulatan ng pagkakautang tungkol sa interest. Ako, si yung borrower, nasa hustong edad, lagay nyo dito edad, nasa hustong gulang, nakatira sa yung permanent address niya o yung residence address niya, ay mayroong pagkakautang na halagang ilagay niyo dyan kung magkano yung utang. Noong petsa, anong petsa po niya ito nahiram? At kanino niya ito hiniram? Pangalan niyo po yung lender. Ako po ay nakipagkasundo na ang halagang hiniram ko ay buwanan kong tutubuan ng magkanong interest. Halimbawa 5% or 10% interest rate o halagang magkano yung halaga nun in peso? Halimbawa, worth 500 pesos a month o kaya naman 1,000 pesos a month. Hanggang sa anong petsa niya ito planong tubuan? Halimbawa, hanggang December 2023. Ito po ay aking ibibigay tuwing araw ng aking sahod. Example lang, sahod. Pero mas maganda kung merong eksaktong date. Halimbawa, tuwing katapusan ng buwan o kaya tuwing 15 ng buwan. Ang halagang nahiram ko ay aking isasauli sa anong petsa? Yung halagang nahiram niya, yung principal amount, kailangan meron ding nakalagay dito kung anong petsa niya nais isauli. Nagpapatunay, ito, pirmahan dapat ito ng pangalan ng borrower, tapos samahan niyo na rin po ng valid ID. Sumasang-ayon, pangalan ng lender nung nagpahiram na sinasang-ayunan niya yung nais mangyari o yung ginagawa ng inyong kliyente o ng inyong customer. Tapos samahan na rin ng valid ID. Ito po ay magsisilbing kasulatan na pwede po ninyong magamit sa anumang pagdinig tulad sa barangay, dahil ito po ay isang matibay na po na panghahawakan ninyo na siya po ay magtutubo ng interes sa inyo at ibabalik niya ang kanyang principal na hiniram sa inyo. Sana po ay makatulong po ito sa inyo. Pwede niyo pong i-revise ito o i-edit, no? Pwede niyo po itong isulat sa papel, kahit handwritten lang po, okay na po ito. Ipaserox niyo po yung kanilang valid ID na gagamitin po para po may documentation lang. Kasi hindi mo masabi mamaya siya po ay mawala o kaya tayo naman po ay mawala, di po ba? O kaya magka-amnesia po tayo. At least meron po tayong dokumento na pwede po nating ipasa sa ating asawa o ipasa sa ating anak na, o anak, may utang sa akin si kumaring ganito, si kumaring ganyan, ikaw na ang bahalang maningil sa kanya. Ihabilin nyo po ito sa inyong mga kapamilya para nang sa gayon meron po kayong kasulatan at meron din po kayong pinangahawakan na black and white. Importante po, may black and white po kayong kasunduan para hindi po ito magdudulot ng kalituhan, kaguluhan o disagreement sa magkabilang partido. Ang pagpapautang po kasi ay isang malaking responsibilidad na maari pong makasira ng inyong ugnayan o relationship. Kaya mas mabuti po na isulat ito sa papel, i-document po ito para once and for all, kayo po ay mayroong kasunduan. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.